Welcome to my kitchen. Ang lulutuin natin ngayon is Bicol Express. Ang mga ingredients for Bicol Express is, of course, cooking oil, bawang, sibuyas, coconut milk, beef cube, alamang, siling haba, and kasim. Okay, simulan na natin. Buksan na natin ito. Ilagay na natin ng cooking oil. Hindi ko masyado dinamihan ng cooking oil kasi mamantika na yung baboy natin. Lagay na natin ng bawang. Bawang inuuna ko. Bantayan na lang natin. Huwag natin siyang sunugin. Wala, nakabantay tayo lagi para hindi masunog. Sunod na natin ng sibuyas. Sunod na natin yung baboy. Sama na natin itong alamang. Itong cube. Simple lang ito, mabilis ang luto lang to. Since itong gata ko is kakang gata talaga ito, pwede tayo maglagay muna ng water para lumambot yung pork natin. Then wait natin siya lumambot. Yung gata natin, yan yung pinapipiganan natin sa palengke. Yung walang kasamang water, talagang pure na gata na siya. Ayoko kasi nung ano, yung nabibiling gata sa ano. Ngayon yung instant, nilasa din siya. Hintayin lang natin siyang lumambot. Ilagay natin yung sili pagka yung medyo alam na nating malambot na yung baboy natin para hindi naman masyado ma-ano yung sili, parang ma-overcook. Pagka sa tingin nyo hindi pa enough yung water, dagdagan pa natin. Hindi na ako naglalagay ng asin dito kasi may alamang na tayo tapos may cube pa tayo. Okay na yung alat nun. Tikman na lang natin saka tayo magdagdag pagkakulang pa tayo sa alat. Ito, isunod na natin tong siling haba kasi okay na yung mga meat natin. Mix natin. Madami tayong tagatikim. Isunod na rin natin yung gata. Simmer muna natin, pero tikman ko muna kung okay na siya sa alat. Sa akin, okay na eh. Bawal sa akin ng maalat ngayon eh. Wow. Kita mo yan, oh. Creamy na siya. Hindi naman to kailangan magmantika kasi mas masarap yung meron tayong nasasabaw sa kanin yung gata-gata na sauce. Hindi kailangan pagmantikain. Pero simmer lang. Dito kasi sa kuminsan kasi itong sili na haba, minsan nakakataon tayo ng hindi siya maanghang. Meron naman kuminsan sobra anghang. Tingnan na lang natin kung maanghang siya. Depende sa inyo kasi dito madami kaming bata eh. May anghang, may kagat na anghang, pero hindi ganun ka anghang. Kaya ng bata. Pero ang dami na niyang sili, oh. 1/4 kasi yung binili ko sa palengke. Konti lang yung natira. 1/4 na sili. Sinama ko lahat dyan. Kayang-kaya yan ng bata. Intay na lang ng konting mag-simmer. Tapos ready na yan.
tapos na naman tayo ng isang menu, ang Bicol Express. Titikman natin. Sarap. Takanin. Lasang-lasa yung data. Saka, hindi siya masyado maanghang. Kasi sa mga bata, okay lang yan. Sa bata, kayang-kaya nila yung spiciness nito. Pero kung sa atin, kung gusto nyo pandagdagan yung anghang, pwede kayo magdagdag ng labuyo. Pamaanghang. Sa akin, okay na to. Thank you sa panonood uli ng vlog namin. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe sa channel namin and follow na lang kayo. Kung ano pa gusto ninyong matikman luto, lulutuin natin. Comment nyo lang kung anong gusto nyo. Okay, bye!